Bayan! Welcome back! Energy Yarn! Muli na naman tayo magdi-discuss ng mga bagay patungkol sa construction. Lahat ng mga tanong kabayan, sasagutin natin yan. Issues, problems, for free! Huwag lang sa pera kabayan. Kasi tinatanong ko din yan dun sa mga financial advice channels, okay? So, let's start. Kabayan, karamihan sa mga kapwa natin na kapag nakaipon ng pera, syempre galing sa hard work, ay magpapatayo ng bahay, di ba? Meron din yung iba, may mga existing na silang bahay. Pero, gusto nilang madagdagan ng floor. Usually, di ba? So, paano nga ba yung ganito kabayan na magdadagdagan ng floor pataas? Ang tawag dito ay retrofitting. Anong retrofitting? Ayan. So ito yung magdadagdag ka ng struktura sa bahay mo para masatisfy niya yung kailangan mong idagdag sa struktura. Kabayan, ituturo ko sa inyo yung idea kung paano mag-extend or magdagdag ng floor. Okay? Ang idea ay gumawa ng bagong struktura para sa magiging second floor. Paano tayo gagawa ng bagong struktura, kabayan, di ba? Simple lang. Tatabihan natin yung lumang struktura or yung struktura ng existing na bahay nyo. Meaning, yung lumang poste, lumang biga, lumang footing, dito mo itatabi yung bagong struktura na sasalo doon sa magiging second floor mo. Kabayan, wala kang ide-demolish ha sa lumang struktura. Kasi dinesign siya noon para saluhin yung buong struktura na yun. Kaya kailangan, kabayan, magpatayo ka ng bagong mga poste, biga at footing na ang purpose lang ay saluhin yung magiging second floor mo. Bibigyan ko kayo ng simpleng example nito, kabayan. Ang basic example ng ganito ay isang silya at isang table sa isang kainan, di ba? Imagine ninyo, magkatabi ang silya tsaka table, di ba? Magkadikit yan na struktura. Pero once na, kunyari tayo, kumain na tayo ng almusal or hapunan. Spicy meat. Kapag umupo ka dyan, kabayan, ikaw ang kakargahin nung silya, diba? Tapos, ang table naman ang kumakarga sa mga pagkain mo. O, diba? Lugi yung silya sa'yo. Paano masabi? Kasi mas mabigat ka. Pero, nakuha mo yung idea, diba? Yung concept ng pagdadagdag ng floor. Ganun lang din yan, kabayan. Kahiwalay na struktura yung silya tsaka yung table, pero magkaiba yung kinakarga niyang bigat. Ayos, di ba? Overall, kabayan, kaya ko sinasuggest na gumawa na lang ng bagong structure na sasalo sa second floor nyo is para mas safe tayo kasi hindi naman natin alam kung dinesign ba yun nakakayanin yung second floor. Paano kung pang bungalo lang pala? Ang tendency kasi nyan, once na gumawa ka ng second floor nanggaling dun sa mga existing mo, then hindi pala siya nakadesign para pang second floor na poste and beam, mas gagastos ka, kabayan. Kasi syempre, kung masira yan, syempre magiging under-design. Mas delikado lalo na pag nagkaroon ng kalamidad tulad ng lindol, baka bumagsak pa yung bahay mo, kabayan, diba? Ayun, so, ayos, diba? Huwag kalimutang i-hit ang like, subscribe, and notification bell. Comment down below, kabayan, kung may mga tanong kayo sa ganito. Kung magpapatayo kayo ng bagong second floor. Or... So hanggang sa muli, kabayan, dito sa BizTV. Salamat!